Okay guys, so it's the morning. I have my cup of coffee. Guys, hindi po same ang suot ko ha. Lagi lang ako naka-black. Baka sabihin nyo hindi na ako naliligo. Guys, naliligo po ako. Anyways, diba guys, ito talaga yung gusto ko malaman dun sa Metrobank. Hindi ko na talaga alam po ano na nangyari kay ano. Hopefully, nasa branch siya. I will also update some of my accounts kasi there. So, some of my accounts, kala ko ilang accounts ko, isa lang pala account ko. Basta i-update ko siya kasi ang tagal ko na hindi ginalaw yung profile ko na yan. So, I'm sure deads na naman yan. Kaya kailangan ko talaga siya galawin or else deads ako. Anyways, grabe, araw-araw na lang pumupuk-puk-puk dito, guys. Ano na? Ano muna? Bye, guys! And we're back! We're here! Guys, finally done na. So, tinulong naman ako and they're going to try to have it applied na. And right now, I need to go home. Kasi may meeting na naman ulit ako. Buti na lang nakaalis ako just to apply for this credit card. Share with you what happened to my I have a quick snippet here of what happened to my credit card doon sa Metrobank. But anyways, di ba naalala nyo yung part 3? Kaya hindi pa ako masyado nag-update kasi nawalan din ako ng oras. But I got declined again for that credit card. And after naman ako na-decline, alam nyo naman, di ba, na-decline ako noon. The second one naman, guys, is pina-approve ulit nila. So, sabi sa akin, natatawagan daw ako ng Metrobank. Pero I've never gotten a call from Metrobank. So, that's why today, I got the last chance or last chance of applying. I went to my branch na. And nagpatulong na talaga ako. So, that's why you saw kanina. Yun yung ginawa ko. But again, meeting ulit-ulit ako today, guys. Like, I'm telling you guys, I'm like sobrang... Every day is like just meeting. Sa totoo, paminsan, it will really take a toll on you. That's why I'm telling you, guys, when... If you have the same, if you're a corporate slave, you know, sometimes you really have to look into taking your downtime and you have to find when siya. That's why after I shoot VlogMas, actually, hindi. I would really take a break on the holiday season. I really want to take some time off just to really rethink wherever you're heading or where I'm going. So, I'll share you with yung journey ko na yon kasi I think it's something that is applicable to everyone naman. It's not only for me. Pero yun muna guys, I'll finish some work here. I usually have to print documents, so when I need to print documents, dito ako sa taas. And yes, ipapatong ko sa taas ang printer. Anyways guys, create ng work table ko is talagang, ito kasi work table ko talaga to. I have these, I keep all my bullet clips organized like this guys. Guys, finish printing all the documents. And guys, whenever I finish and print these documents, ang ginagawa ko talaga lagi is I make sure na naka-bull clip sila para maayos siya tingnan. I like it all in bull clips. I don't like stapling? Pero basta ayoko sina-staple yung mga gamit. So anyways, ta-da! I really love to use these kind of bowl clips. Guys, cute pa yung bowl clip ko. Cute na! Guys, alam mo ba, finally, I got this replaced na. So, I bought a monitor way back last year. It's by Envision. And then, finally, dumating na siya. As in, na-replace na siya, napaayos na siya. It's been quite some time. And I'm gonna set it up with you guys. So, I'm gonna put it up in my room kasi it's an extra monitor na. Kasi bumili na ako ng isa pang monitor. Because, syempre, hindi mo ako pwede mag-intay. And that Lazada seller that I had with this was such a nightmare to deal with. As in, like, buisit talaga kausap.
sorry guys, pag narinig nyo. Pero it was really such a nightmare. Pero actually, the service center here, sobrang okay. Sinabi ko, ay, nawala na yung box ko, ganyan-ganyan. Okay lang sa kanya, like, pinalitan nila with a new one. I'm not saying that this is the best. Pero guys, it's so mura. And pwede na, di ba? Parang hindi mako-choosy eh. Anyways, I'm gonna bring it up and I'm gonna set it up, guys. I'm just in my room. I'm going to unbox this monitor. And... ay, 23 inch lang pala siya. I thought it was a 24 inch. Well, anyways... it's here, guys. Hindi siya curved yung pinalit sa akin. Iba yung binili ko, iba yung pinalit. So, pero IPS monitor siya, guys. Akala ko kasi, guys, it's the same monitor that I bought back then. So, apparently, it's not. Pero, dead Madela, kasi napalitan naman siya. Guys, para at least alam nyo, nag-edit talaga ako mismo. Ayan siya. Yan lang. Guys, pinagpawisan ako sa lahat ng ginawa ko. But, what's nice about it is, finally, ang ngayon ko lang na-realize, nung nakita ko na siya, 23 inch lang siya, 24 inch dapat tong monitor na binili ko sa kanila dati. Pero, at least, better than sira, di ba? Pero, yun lang. Kakaloka lang. Parang, hindi ko siya na-check, definitely. Pero, mali lang yung binigay nila sa akin. So, parang, ano to? Bakit ganito? Bakit siya sira? Char. But anyways, dead mana. Ay, pwede i-tilt yung screen. Natitilt yung screen pack. Ganda nito. Natitilt siya palikod, guys. In fairness! Natilt ko palikod, guys. Alam mo, sometimes talaga sabihin niyo talaga ang sabaw-sabaw kong tao. Yeah, dead ma. Ganun talaga, paminsan talaga sabaw talaga ako. And guys, ito lang sasabihin ko sa inyo. I super love my monitor as yung warm siya. I like editing kasi it's safer for my eyes. So ganun ko siya gusto. Parang when I edit, madilaw siya. Kaya parang a lot of my friends are saying, bakit ba ang dilaw-dilaw ng screen mo? Ako naman sasabi ko lang, ano bang pakialam niyo? Bakit ba? Bakit ba? Eh, gusto ko medyo madilaw-dilaw siya para at least it's easy on my eyes, di ba? Parang for a presentation mo, di pong yung panglaban mo talaga, I think we should get together before that, right? And do a group shot na maayos. So, I have my notebook ready na ako. Ninakaw ko to actually kay Jazz Reyes. So, at least. And it's my favorite pen. Wherever I go, I use this. Pero guys, I think mapanood nyo siya. Technically, hindi ko siya ma-announce on the 8th. Baka ma-announce ko siya. Gagawin ko siya on the 8th. Pero ma-announce ko siya on the 9th. So, I think that's where people will know where. And makikita nyo live in action paano ko ilalagay yung mga gamit niya. I'm so excited for that. Anyways... guys, may delivery cam. Ay, ano ba yan? So, my lemonades are here. Gosh, bilis itong driver na to. Ang bilis ng rider na to. Kasi kahit malayo siya. Oh my gosh. Ugh, all here. Exciting. What, Gigi? Laro ka na laro dyan. So, hindi mo na makuha yung bone mo, no? Ha? You can't find your bone because you keep playing with it. Matulog ka na. Night time na. Gosh, so, si Nico nagdala ng wildflower. Bakit wildflower ang pinili natin? Dila lang ang bukas. Tsaka 50 off. At saka Nico's favorite new drink is the Whippy, the yes. Winter melon. Winter melon ba? Yung sa interview kasi natin, blueberry pa yon. Ito, winter melon. Ron, ikaw, ano ba favorite mo? With the magic what? Jelly.
Ito, oh my gosh, kakain na naman tayo. Guys, ito na yung part 3. Kasi may mga questions na hindi ko sinagot. So, ito na. So, yeah. Gusto ko kayo naman natin pinost. Hindi ko September pa pala ito. Pero feel ko August natin ito sinun. Oh. Okay. Anyways, ito siya. Ilalagay ko yung first question here. Tapos guys, ano to ha? Walang halong etchos. First time na hindi ko makikita tong question. The first question, would love, ito sabi ni Kiel. Would love to hear more on number one, when to check opportunities outside of my current company. Ay, maganda tong tanong. Mahirap siyang mahirap tanong. Mahirap siya. When ba? We're, like, based on your experience, I guess one, tanongin mo muna sarili mo kung bakit ka mag-explore outside. I think that's yun ang katanong. Okay. So, if the reason why is you just want to be open to ano bang mga opportunities outside without really actively looking, I think that's fine. Okay. Like, look for a similar role title outside, like data scientist, etc. in other tech companies. I think that's okay. But when you're already looking into, okay, mukhang may signs sa current company na your values are not aligned anymore, you seem that you're not any more motivated to go to work, and then maybe that's the time na you really spend more time looking and leading on the companies na that you're targeting for, diba? So you're looking beyond just role titles, you're already understanding ano bang values itong company na to, diba? Ano bang ginagawa nila sa products and services nila, why they exist, so I think yun. Pero Nico, ito question ko to, ever since kasi, diba, do you remember when we were young? Hindi kasi naman dati. Di ba dati parang naging sinasabi nila, red flag if let's say 6 months lang yung employee. Mm-hmm. Or kung nag 1 year lang siya. Mm-hmm. So, I'm not sure if up until now, does it still apply as a recruiter or as an HR professional na red flag pa rin siya? Or it's not, di ba sinasabi nila, hindi eh, kasi it's a millennial thing. Yeah. Ako talaga they love to help. Yeah. Siguro ako personally as a recruiter, as an HR professional, it is a red flag. Uh-oh. Pero I don't automatically assume na because gusto mo lang maghanap na ibang trabaho periodically na every 6 months. So when I get to read CVs na 6 months, 3 months, or 1 year, I ask muna, ano yung motivations, what happened during that time, bakit ka tumalon? Parang hindi maintindihan ko muna kung motivations yun. Baka on some transfer, baka it was just really not a culture fit. And then I probe more, baka kaya culture fit. Then I use that process. May iba naman, baka personal reasons. Okay. Medical or family. So, I think the important part there is, as a recruiter, understand din naman muna. Eh, kung hindi siya recruiter? Kung hindi siya recruiter, paano mo siya inalabas? Sige nga, paano mo siya susundutin sa question and answer portion? Paano mo sasagutin na parang, paano mo, di ba parang tipong pag nakita niya na, parang paano mo siya sasagutin? Paano mo siya susundutin in the answer? Pag tinanong ka na recruiter, ba't ka palipan? Or kung hindi ka itanong? Kung hindi ka itanong, wag mo na i-open up. Diba? I mean, okay, ibig sabihin nun, it doesn't matter to the recruiter. Patalon-talon ka. Diba? Okay. Kung hindi niya i-bring up yun. So, let's not focus on that. But, if matanong ka why, ako for me lang, just be honest why okay you explored. Kasi din, again, it's a fit eh. When people are hiring you for their company, tinitingnan din yung motivations mo. Baka din, if you fake your way out of it, you'll also realize na pumasok ka sa company na hindi ka rin masaya kasi hindi rin na match yung expectations mo. So, it might also affect you in the long run. So, just be transparent. Oh, good lang. Oh, guys, yun ha. So, in fairness, dapat pala tinatanong siya if you're a recruiter. The second question niya naman was how to manage your boss and your teams. Actually, this is module a very... Module naman yun. It's a course. Actually, course yun na. Mahirap siyang tanong kasi feeling ko kanya-kanya siya. Pero, I want to answer this. Ako kasi, naalala mo, bumili ako ng MBTI na book. Bumili talaga ako ng MBTI. Actually, lagay ko yung screenshot nun. Kasi, in a sense, that can help you how to... Kasi ang kapal ng libro na yun. Ano ba yung libro na yun, di ba? Yung MBTI. Eh, kasi naman lahat ng pwedeng permutations. Lahat ng permutations na doon. So parang... Ilang personalize yun? 54? 16. 16 lang ba? 16 personalities. 4 times 4. Sa bagay. Pero oo kasi, di ba? So, at least doon, malalaman mo kung paano mo siya i... Mm-hmm. How do you parang treat this per certain employee or yung boss na to. Mm-hmm. But also, ang feeling ko, kailangan i-match niya rin with the strengths. Ako, I like Gallup more. Kasi parang... Mm-hmm. Ang sama ko ba? Mas modern siya. Ramdam mo ba yun? Na parang mas modern pag galop, pag-usapan. Mm. Pag MBTI, napaka ano. Hindi naman not modern. Ano lang?
ano ba siya? How do you say it? Pero ano siya? It needs to evolve more. Kaya may cartoon na yung 16personalities.com, di ba? Pero yun, that's how I, ako lang yun ah. Pero sometimes ako push it, do you, later, pag in-answer mo, do you really agree na it's, it is also a give and take na you have to adapt to sino man yung boss mo or team mo? Correct. Kasi hindi naman pwede na parang, It's a two-way street. Like, tulad ng sabi ni Jax, no? One is, you also have to know yourself. Kaya I think si Jax din, part of it is, kailangan din niya makilala sarili niya through MBTI or let's say ibang Gallup strengths. Kasi you know, you need to know how you can work with other people or leverage on your strengths. Mm-hmm. But at the same time, kilalanin mo din yung sa boss mo. Kasi at the end of the day naman, no one will 100% adjust to each other. Eh. So yun din yung expectation ng boss mo sa'yo. Kailangan din kanya makilala. So yeah, understand also kung anong mga working styles niya, communication styles niya, di ba? What works best for him or her. So yun, adjust ka and you learn along the way naman. So, but on the onset, mag-manage na kayo ng expectations sa isa't isa. Oh, managing expectations, yun talaga pinaka-importante. Di ba yes. Parang sa ano rin yan, define, you have to define talaga. Bigyan ng label. Correct. Ano ba yan? Ganun na yung usapan, di ba guys? For another vlog. For another vlog. Eto, maganda to question ni Waki. How many years is good to say I quit in a job due to not being promoted? Let's be honest. How many? Like, let's be honest. Kasi diba usually, dati ang lagi kong expectation, well, when I started, lagi nang sasabi, dapat a good sign is around 2 years. Uh-huh. Pag wala ka na in that 2 years, then you explore outside. Uh-huh. Ano masasabi mo on that mindset? Mindset. Kaya na akong balance yun. So, from the HR perspective, there are really some companies who would provide a certain timeline before you get promoted. Not because they just want to, but because they also look at that particular time frame for you to develop the skills that you need for a higher role. Whether that's 1 year or 2 years. No? Lalo na kung mas malaki na yung promotion from a people manager to an executive level. Mas mahirap. Yes. But you also have to assess yourself. Are you really, really performing the role, performing at a higher role consistently and really good, di ba? For at least a year. Yun ang masabi siguro. At least a year. And for you to know that, hindi pwedeng based on your own assessment lang. You need to get feedback from your boss. And also ask, are you really developing the right set of skills to perform at a higher level? If ang sabi ng boss mo, consistently, yeah, you're performing a higher role, and you're working on your development skills, pag at least a year, and ganun pa rin yung feedback niya, and you feel like parang wala pa rin types of recognition, then maybe that's something that you can start thinking about. Parang I would put it that way. In fairness, okay, so balance eh. Kung may questions pa kayo, comment down below, and then mali mo sa next na yan. Kung hindi, magti-TikTok live, so follow us on TikTok. So ilalagay namin yung mga handles namin dito. So guys, yun muna at ano na kami? Magmamarites session muna kami. The Marites and Marisols are here. Bye. Bye. That fiction can decrease pressure. Ay, oh my goodness. Bakit ganito yung mga tanong ni ano? I believe. Yes. How was sagot? Decrease pressure. Kasi nahanap ka. Ay, sorry. Go lang. Nag-ice lang kasi ako dito, guys. Siyempre. Yes, Shimmering Royale. Ang tawag dyan ay Osmo Pocket. So, maliit lang siya, handy lang siya. Pero, it actually captures HD or like even 4K video. So, tapos pwede mo siya kagad ikabit sa phone mo. So, para it, you can transfer kagad the video. So, sobrang goodbye siya for vlogs. Melals. Nag-aayos lang kasi ako, guys. Hindi ko nga ata naaral yan si Darcy Wayback's equation. Theo words backs lang alam ko. Sige, ano pa? Ano pa yung mga other questions natin? Bakit puro babae ang white lady? Eh kasi lady siya eh.